Putol ang linya ng kuryente at pahirapan sa komunikasyon ngayon sa Misamis Occidental. Patuloy naman na nagdadagdagan ang bilang ng mga nasawi sa Northern Mindanao. May ulat si Jam Rukat ng Philippine Information Agency. Siyam na ang namatay dahil sa malakas na pag-ulan at pagbaha sa Northern Mindanao. Anim dito ay sa lalawigan ng Misamis Occidental, dalawa sa Bukidnon at isa sa Hingog City, Misamis Oriental. Pito naman ang naitalagang sugatan habang tatlo ang nawawala. Apektado rin ang linya ng kuryente at mga linya ng komunikasyon, partikular sa mga munisipyo ng Misamis Occidental. Sa tala ng Regional Disaster Risk Reduction Management Council 10, aabot na sa 14,456 pamilya o 67,733 katao at 126 na barangay ang apektado ng pagbaha at pag-ulan. Sa bayan ng Jimenez, nasa 5,741 katao ang lumikas dahil sa pagtaas ng tubig sa barangay Palilad at Taboo. Rumaragasa at umapaw naman ang tubig sa Layuan River ng Oroquieta City na naging sanhi ng pagbaha sa lugar. Apektado nito ang public market, Poblasyon 2, Barangay Talik San Vicente Bajo at Pines. Binahari ng apat na barangay ng Tawi-Tawi, Lubugon at iba pa dahil sa pag-apaw ng Palayan River. Samantala, sa Bayan ng Panaon, mayroon lamang dalawang barangay na bahagyang naapektuhan. Matatandaang isinilalim sa State of Calamity ang Misamis Occidental at Hingog City sa mismong araw ng Pasko. Atong ituyok ang mga nagkalain-laing mga evacuation centers nato din sa Segundo Distrito. Ug atong gi-istorya ang mga nagkalain-laing mga mayores. Ang atong mga mayores, they are on top of the situation and they are doing everything they can using all the resources within their reach para ma-provide ang mga panginahanglon sa mga evacuees nato. Jam Rukat, Philippine Information Agency 10, para sa bayan.